Do you have secrets? How long did you keep your secrets? Hello everyone! Welcome or welcome back to my channel. If you're not yet subscribed, please do subscribe. And if you're already subscribed, thank you guys for the support. Lalong-lalo na sa nanonood sa aking previous video. And for today's video guys, I will tell you some secrets. The writer secret starts. You wanna know? You wanna know guys? So, please keep watching. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento. Ang iba sa kanila ay may tinatagong kwento. Sa bawat kwentong nababasa niyo sa nobela at libro ay dahil may isang magandang kamay ang sumulat nito. At sa bawat kwentong napapanood niyo sa pelikula ay dahil may isang katulad ko. Musmus pa lang ako, mahilig na akong gumawa at sumulat ng kwento. Naging talento ko rin ito. I love to write. I really love to write. Yung tipong nag-uunahan yung mga kwentong naglalaro sa isip ko at kung alin doon ang uunahin kong isulat. Madalas pa nga, lagi akong nakikita ng mga magulang ko na nagsasalitang mag-isa. Pero ang katotohanan nito ay kinakausap ko lang ang aking sarili dahil lagi akong naiiwang mag-isa sa bahay. I love to write. Lalo na sa matatahimik na lugar upang doon ako makapag-focus sa pagsusulat ng aking mga nagugustuhang isulat. Kay sarap magsulat, lalong-lalo na kapag ang huni lang ng mga ibon ang tangi kong naririnig. Pero sa mga sandaling pinili kong mapag-isa ay maging dahilan pala upang magkaroon din ng kwento ang buhay ko. By the way, I'm currently working sa isang publishing company, isang matandang dalagang writer. Madami na akong naisulat at naipublish ng mga libro at nobela, at pati na rin sa mga pelikulang pumatok sa takilya. Kilalang kilala ang pangalan ko, pero hanggang ngayon di ko maaaring ipakilala ang sarili ko. Malayo na ang narating ko sa buhay. I am blessed. Yes, I am so blessed. One day, may isang Hollywood director ang gustong gumawa ng film na galing sa akin ang kwento. Ngunit nung sandaling narinig ko na sinabi niya, "I want your life story na gawin kong film," ay parang isang may pumukol na bato sa aking ulo. Bakit nga ba ang sarili ko pang kwento? I love to write, pero sa tuwing sisimulan ko na ang pagsusulat, ay kahit isang sentence o paragraph man lang ay di ko mabuo. Sobrang hirap pala isulat ang sariling kwento. Pipilitin ko man ang aking sarili ay hindi ko makakayang ibahagi sa inyo o kahit sa isang perasong papel ang aking kwento. Paano ko nga ba isulat ang isang kwentong matagal ko nang gustong kalimutan? Paano nga ba makakaya ng isang writer na katulad ko na makita sa pelikula ang pangyayaring sumira sa buhay ko? Saan nga ba ako pwedeng humugot ng lakas para maisulat ko ang aking inatatagong kwento? Hello guys! I'm so happy to be back again. Kumusta naman kayo? Sana safe tayong lahat. Yun naman talagang gusto natin, na safe tayong lahat. So, today guys, parang madugong sekreto ang pag-uusapan natin. Diin ko muna ang ating kasender na isang unknown writer. Hi sa'yo, kasender natin. Sana nakagawa ka na ng kwento or naisulat mo na yung kwento. Alam nyo guys, nakaka-proud talaga yung mga writers natin. They keep on writing uninspiring stories para sa kanilang mga readers. And which is nakarelate talaga si Inspire guys sa kanila. And of course guys, ang laking tulong nila sa ating entertainment industry.
So, sa ating mga writers, mabuhay po kayo. Salute po kami sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Honestly, guys, nahirapan talaga ako sa ating story ngayon. Dahil nahirapan akong i-reveal kung ano ang story ni Cassander. Dahil mismo si Cassander, hindi niya masyadong nilinaw kung ano talaga yung story niya. Kung ano talaga yung secret story niya. And then, nahirapan akong hulaan kung sino si Cassander. At sa'yo, Cassander natin, ilang beses mong sinabi yung salitang kwento doon sa kwento mo, pero never kang nagkwento kung ano ba talaga ang real secrets mo. Well, guys, it's really true that every person has its secrets. However, it is the content of the secrets that really count. Secrets also can be small or significant. And I think yung sikreto sa ating Cassander ay napakalaki, which is nago niya ng napakatagal ang kanyang sikreto, which is ngayon isang matandang dalaga na siya. Siguro hindi pa siya naka-move on or naka-move on na siya, pero hindi pa rin niya nakalimutan. Andun pa rin yun siguro yung mga panahong na naaalala niya at nare-recall yung mga bagay sa kanya. But guys, remember that keeping a secret can be cause illness. This is according to psychology. And keeping a traumatic secrets can be result also and excessive stress for the person who carrying the burden. And I think also guys, so nahihina na naman ako. So I think na wala naman sigurong person na involved ang ating Cassander sa kanyang mga secrets. So guys, what do you think the possible reasons why people keep a secrets? Of course, meron yung mga dahilan, meron silang rason kung bakit nila tinatago ang kanilang mga sikreto. In keeping secrets, guys, there is positive effect, which is they protect their family, their reputation, and their relationships to others. So, kung yung nangyari kay Cassander, na tragedy ba yun or what, kung nangyari yun ngayong panahon to, which is, pag nabidyohan ka lang, pag nakamerahan ka lang, nagde-trending na. So, nothing more. Walang sikreto. Kasi sa panahon ngayon, kahit yung kaibigan mo, bibigyan mo, or sasabihan mo ng isang sikreto, for sure, may kaibigan din siya, nakikwento din sa kanya, kaibigan, ang iyong sikreto. So, mas mabuti pang yung sikreto mo, huwag mo na lang i-reveal. Or pwede mong isulat ang iyong kwento para gawing movies, which is pwede naman yung magagandang nangyayari lang sa buhay mo ang ikwento mo. Hindi mo na isali yung kung ano man yung sikreto mo na nasinasabi mo nakasira ng buhay mo, na sinasabi mong tinatago mong sikreto. And another suggestion for our Cassander, if you are unable to reveal your secrets for the reasons of very confidential, very shameful, na makakasira ng reputation, na nakakahiya para sa pamilya mo, there are other ways of revealing your secrets. You can write it online, through online websites, anonymously. Guys, ikaw, bilang ka-viewers, ano ba ang mas magandang gawin? Itago mo na lang yung sikreto mo? Or i-reveal mo yung sikreto mo para sa kagaanan ng kalooban mo? Which is better for the good? Well guys, thank you very much again for listening me. Kahit masyado akong, hindi ko kasi masyadong naano yung kwento ng ating Cassander ngayon. Parang talagang madugong usapan nga kasi talagang hindi ko mahulaan. Hindi ako makarelate. Doon lang ako nakarelate sa sinabi niyang kinakausap niya yung sarili niya nung bata pa siya. Dahil ganun din ako pag naglalaro, ako kinakausap yung sarili ko. But well guys, anyway, thank you for watching. And sana nakatulong yan kay Cassander natin. At sana may napupulot kayong magandang aral para doon sa kwentong yun. And of course, don't forget to like this video kung nagustuhan nyo. Kung hindi, wala na akong magagawa. And of course, mag-comment kayo sa baba kung ano ba talaga ang sekreto ng ating Cassander. Kung ano sa tingin nyo ang sekreto ng ating Cassander. And then also, you can click the notification bell para maging updated kayo sa ating mga next na Cassander, sa ating mga next na inspiring stories, at sa aking mga baliktad na advices. Minsan, baliktad. Hindi ko lang alam kung talagang tama yung mga advice ko kay Cassander natin ngayon. And also,
Of course, don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. Thank you very much, guys.